historia. Ni Mariante de Barrio. Gusto ko maghigante. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Mamahalin kita hanggang kamatayan. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon, Maria. Sinusumpa ako na kahit hindi mo ako pansinin at kahit naunahin mo pa ang nawala nating anak. Ikaw ang gusto ko. Ako ang kailangan mo. At hindi kanya mahal at hindi na siya magbabago pa. Ayoko na ng komplikasyon, Penelope. Sinabi ko na sa iyong tapos na tayo. Anak niyo po siya? Malaki na po pala. At napakaganda po niya. Maganda siya kagaya niyo. Maraming salamat. Ma'am! Ma'am! Swerte po ang mga numero ko. Bili na kayo kahit isa lang. Gusto niyo po bang bumili? Hindi ako bumibili ng tiket. Sige na, ma'am. Malay niyo, baka manalo po kayo. Kailangan ko po kasi makabenta. Kailangan tulungan ko si nandito sa paghahanap buhay. Pero paano, Agripina? Kailangan makahanap ako ng trabaho. Pero hindi mo kaya maglakad ng malayo dahil malala ang rayuma mo. Oo, alam ko, pero may naisip na ako magandang ideya. Ano bang naisip mo? Naisip kong gumawa ng takitos at ibenta ang mga yon. Paano mo gagawin yon kung may rayuma ka? Ay, hindi ko naman ilalako ang mga yon. Ibibenta ko yon sa may mga pwesto. Gaya ng palengke? Hindi, naisip ko. Doon sa maliit na bahay na pinapasukan ni Caridad. Tagaligpit siya ron at tagalinis ang banyo tuwing gabi. Nakausap mo na ba siya? Siya ang nakaisip ng ideyang yon. Hindi ako pumayag dati. Pero anong malay natin? Baka pwede na akong magtinda ngayon doon. Samahan mo ako. Kausapin natin siya. Sige na, bumili ka na ng ticket, Maria. Mabuti pa nga, Aling Lupe. Kukuha ko ng isang buong series. Buong series? Buong series. Heto. Teka, susuklian ko hindi, po kayo. Hindi, wag na. Sa'yo ng sukli. Salamat po, ma'am. Salamat. Ba't ganyan kayo makatingin sa akin? Wala pang balak umalis sa mga kaibigan ni Tita. Hindi na natin gusto ang mga pagtitipo. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi pa tayo ganun katanda. Habang nakikita akong lumalaki si Tita, mas nararamdaman ko ang pagtanda. Pero salamat. Malusog tayo at maligaya. Ay, mabuti at hindi na tayo binibigyan ng sakit ng ulo ni Luis Fernando. 7 taon nang nakalipas, naging tapat siya kay Maria. Nang magkaroon siya ng relasyon kay Penelope, akala ko hindi na siya magbabago kahit kailan. Ay, mabuti at hindi na nagparamdam ulit si Penelope. Sana kinalimutan na niya tayo habang buhay. Malaki ang naitulong niya sa pagbabago ng anak natin. Kagaya nga ng sinabi mo, naging mabait na siya. At tapat kay Maria. At nakatutok na sa pagpapatakbo ng negosyo. Bukod dyan, nakapagtapos siya ng abugas siya na pinabayaan niya rin ang mahabang panahon. Kahit na hindi niya ito nagagamit, makatutulong din ito sa kanya. Ang inaalala ko hanggang ngayon ay si Maria. Ilang taon na ang nakalipas pero hinahanap pa rin niya ang kanyang anak. Sinusumpa ko na ibibigay ko ang lahat para mahanap lang ang ating apo. Sana ay marami kang mabenta. Salamat po, ma'am. Sana bigyan kayo ng swerte at mapanalunan yung jackpot. Ay, sana nga. Bili na po kayo ng tiket. Iniisip mo ba ang anak mo, Maria? Ay, Aling Lupe, bukod dyan, ang mga mata niya. May bigla ko naalala nang makita ko ang mata niya. Ay, Aling Lupe. Sa tingin mo, pwede kong gawin yon, Caridad? Oo, pwedeng-pwede. At mabilis mabenta ang mga pagkain. Puro alak lang kasi ang tinda ron. Siyempre naman, gusto rin kumain ng mga customer habang umiinom ng alak. Ang problema, kailangan makabalik ako agad bago dumating ang anak ko. Hindi problema yon. Pumunta ka ron ng alas 8 at siguradong alas 10, nakabalik ka na agad sa bahay mo. Naubos ang paninda mong tacos. Ano masasabi mo, Vera Cruz? Palagay ko, kapag nalaman ni nandito, sigurado magagalit yun sa'yo. Kaya siya nagsusumika para hindi ka na mahirapan. Gusto ko lang siyang tulungan. Kailan ako pwedeng sumama sa'yo? Kung kailan mo gusto, Agripina. Kakausapin ko na mamaya ang may-ari. At pwede ka nang bumunta ron anumang oras. Sinasabi ko lang nga ba, ang babaeng bumili sa akin ng buong series, siya rin yung babaeng nagbigay sa akin ng maraming bagay ilang taon na nakakaraan. Sayang naman. Kung naalala ko kaagad, matatanong ko siya. Sayang ang pagkakataon. Kumusta na, Lando? Ayos lang, Manotas. Hindi mo pa ito nakita, no? Ikaw, kumusta ka?
Ah, oo, alam ko na. Hanggang ngayon nagtitinda ka pa rin ng ticket sa kalsada. Bakit ka ba nagsasayaw ng oras? Hindi ako nagsasayaw ng oras. Trabaho to. Ay, pwede ba? Magkano lang nakita mo? Pambayad lang sa pagkain. Tila mo ko. Kumikita ako ng malaki sa madaling paraan. Sa ngayon, sobrang ganda ng negosyong pinasok ko. Baka gusto mo sumama sa akin, Ali. Pag nanakaw ang trabaho mo? Hinahamon mo lang ang boses mo. Oo, yun ang ginagawa ko. Alam ba ng Lola karidad mo? Hindi niya alam. At huwag mo ako isusumbong kay Lola. Sandali, kaya ba tinawag ka nilang Manotas? Ito ang dahilan. Kung bakit marami akong pera araw-araw. Eh, pag nahuli ka ng mga pulis. Ay, ano ka ba? Matinik to. Hindi ako mauhuli ng mga pulis. O paano, Nando? Alis na ako. Kapag naisipan mo ng magtrabaho sa akin, tuturuan kita kung paano. Para makapagsimula ka. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako magnanakaw. Magtsatsaga ako magtrabaho, pero ang magnakaw, hindi ko gagawin yan. Samahan mo ako bukas sa palengke para bumili kay Rebecca ng mga kailangan ko. Tapos pupunta tayo sa tindahan ng tortilla. Gusto ko talaga makatulong kay Nando. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Napag-isipan ko ng mabuti. Pero hindi naman nagre-reklamo sa trabaho si Nandito. Siyempre, dahil ayaw niyang mag-alala ako at magtrabaho. Pero sigurado akong napapagod na rin siya sa pagtitinda ng lottery ticket. Bukod pa sa mga nagiging problema niya. Alam mo, Agripina. Hindi, tumigil ka na. Nakapag-desisyon na ako. Kailangan magawa ko ito bukas nang hindi nalalaman ni Nandito. Bukas ng gabi, magsisimula na ako magtinda ng tacos. Ay, Diyos ko. Baka isa na sa kanila ang anak ko. Magandang hapon, Carlota. Magandang hapon, Senyorito. Ang asawa ko. Nasa kwarto, siguradong gaya ng dati, iniisip na naman niya ang nawawala niyang anak. Maria, gusto kong imbitahan kayo lumabas ngayong gabi. Saan tayo pupunta? Sa teatro. Kasama ang mga magulang mo? Oo, at si tita. Alam na nila. Hindi ba magandang ideya yan? Oo, magandang ideya yon, Luis Fernando. Anong problema, Maria? Ay, kasi nabasa ko ang balita sa dyaryo na ilang lalaking minor de edad ang hinuli ng mga pulis at alam mong nalulungkot ako sa ganitong mga balita. Dapat pagbawalan kita magbasa niya. Tingin ko tama ang sinabi mo. Payag ka na? Sasama ka ba sa teatro? Oo, Luis Fernando. Mang Elias! Bigyan mo ako ng 1/4 na arena. 1/4 na baboy. At ng... bigyan mo ako ng pangrelieno. 2 chorizo. Wala na, yun lang. Giniling na karne ng baboy? Tama ka, karne ng baboy. Ng baka. Bigyan mo rin ako ng baka. Tig 1/4 lang ba? Tig 1/4 lang. Sige, sandali lang. Oo, salamat, Mang Elias. Ay, kailangan ko na lang bumili ng manok, ng patatas... Ano ba, Vera Cruz? Huwag kang sumimangot. Baka malasin ako sa pagtitinda mamaya. Ayoko na magsalita, Agripina. Hindi ako sangayon sa'yo, pero bayro bahala ka. Nasaan na kaya ang walang hiyang yon? Bakit wala pa siya? Naku, lagot siya sa'kin. Siguradong lagot siya sa'kin. Kumusta na ang Reyna ko? Napakaganda kong Reyna. Saan ka na naman ba nagaling? Galing ako sa mga kaibigan ko. Mga lalaki? O mga babae? Alam mo, kung magsisimula ka lang magselo, saalis na lang ako. Ah, hindi. Nagkakamali ko. Hindi ka pwedeng umalis. Bakit ibang amoy mo? Hindi ganyan ang amoy ng pabango ko. Hindi nagpapabango ang mga kaibigan ko. Kung katulad mo sila, ano lang isipin ng mga tao? Huwag mo ako niloloko, Jose Maria. Galing ka sa babae mo habang para akong tangang naghihintay dito na dumating ka. Yun ang obligasyon mo. At ng lahat ng babaeng gustong makasama ako. Itigil mo naman ang kalokohan mo. Magpabago ka o tatapusin na natin ito. Itago mo muna itong takito. Pag alis ni Nandito, saka tayo pupunta ng bar. Ako nang bahala dito. Siya nga pala, huwag mong babanggitin sa apo mong si Manotas. Alam mo na, baka kasi may kwento niya yun sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Bihira ko na makita yun. At alam mo yan. Magkita na lang tayo mamaya.
Bumababa na po ba si na Mommy at Daddy? Hindi pa, iha. Wala pa siya. Pero talagang napakaganda mo, Maria de los Angeles. Ay, opo. Sino naman pong hindi makakapansin sa akin? Malakas ang kutob ko na mapapaaga ang pag-aasawa mo. Ay, ano ka ba? Alam mong 14 anyos pa lang ang batang yan. 16 si Maria nang kinasal siya sa anak natin. Alam niyo kung ikakasal ako, dapat ang mapangasawa ko kagaya ng daddy ko. May sinasabi ka ba tungkol sa akin? Wala po. Sinasabi ko lang kay Lola na pag kinasal ako, ang gusto kong mapangasawa ay gaya mo. Maganda naman pala ang sinabi niya. O paano? Umalis na tayo para hindi tayo mahuli. Sige, tayo na. Una na ako. Sige. Alis na po ako, ma. Ay, ayoko talaga nagtatrabaho ka sa gabi, anak. Ano bang gagawin ko para makumbinsi ka? Ma, sa sitwasyon natin ngayon, kailangan magtrabaho araw at gabi. Isa pa, maraming nanunood ng play pag gabi at pagkakataon ko na po yun. Mas maraming benta pag gabi. Magtitinda ka ng tiket sa labas ng teatro? Opo, ma. Magtitinda ako sa teatro.